Sa video natin na ito ay mapapanood natin ang limang halimaw ng karagatan noong unang panahon. Sabay-sabay nating hatulan kung real or fake ang mga mapapanood natin. Simulan na natin. Number 5, Megalodon. Ang Megalodon na isa sa pinakakinakatakutang halimaw sa karagatan. At ito rin ang pinakamalaking pating sa buong mundo. Oo, ang Megalodon ay isang pating. Kamag-anak ito ng Great White Shark. Pero ang Megalodon ay lumalaki ng higit sa 5 beses kesa sa Great White Shark. At ayon sa mga eksperto, ang Megalodon ay kumakain ng mga whale, dolphin at sea turtles. Ang lahat na makagat ng Megalodon ay kanilang kinakain. Makikita lamang ito sa gitna ng karagatan. Kung iisipin nyo, no, yung mga napanood natin na yun, number 1 pa lang yan, no? Hindi pa natin napapanood yung iba, Megalodon, no? Napakalaki. Isipin nyo kung buhay pa yan hanggang ngayon o hindi natin alam kung buhay pa nga ba yan at nagtatago lamang sa pinakailaliman ng dagat, no? Kung buhay man yan ngayon, eh siguradong sigurado pag nakain ka yan, kunyari nandun sila sa medyo mababaw-babaw na surface ng ano water, yung karagatan natin, no? Pag ikaw ay nahagip at nakagat yan, ayan daw yung isa sa pinakamalaki na shark, no? Grabe yan pag nakagat ka yan, men. Pero para sa akin, real to, kasi may mga nababasang article at tumalabas na article, pati mga buto, na totoo nga daw na nag-exist itong Megalodon. So kayo, maniniwala ba kayo o hindi? Comment down below. Next tayo. Number 4, Kraken. Ang Kraken ay hindi nakita ng kahit na sino man at hindi rin napatunayan. Pero marami ang mga taong naniniwala dito na nabuhay ito noong unang panahon. Ang Kraken ay isang malaking pusit na sinasabing ito raw ay nagpapalabok ng mga barko sa karagatan. Sa paglipas ng maraming panahon, ang Kraken ay hindi nagpakita. Pero nakatala ito sa libro at naitampok sa mga pelikula. Sinasabing meron nito at naroon lang sa gitnang parte ng karagatan kung saan sobrang lalim na. Ayun nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, no, kung nag-e-exist man yan, yung Kraken na yan, no, napakalaking kalamares ang maluluto natin sabay-sabay, no? Kasi kung makikita nyo, isa siyang pusit, no? Giant kalamares ang kinalabasan yan. Pero nga, ika nga nila, hindi naman daw lumabas ito at walang nakakita ng personal. So, hindi natin masasabi na totoo. So, para sa akin, ay peke dahil hindi naman napatunayan talaga at sinaad lang siguro nila doon sa libro dahil daw nasa gitna ito ng karagatan at nasa malalim na parte. Siguro nga mayroong mga gantong mga creatures sa pinakailaliman ng ating karagatan na hindi pa nadidiscovery. Pero kung meron man, isang malaking kalamares to. Next tayo. Number 3, The Bloop. Ang The Bloop ay isang uri ng malaking isda at meron itong 2 teorya. At ang unang teorya, ito raw ay isang malaking nilalang na animoy kasinlaki ng barko. Ang pangalawang teorya naman ay ang ungol nito ay maririnig o matatagpuan sa isang pulse sa Antarctica. Maraming tao ang naniniwala na nandoon ang The Bloop sa loob ng falls. At ang National Oceanic Atmospheric Administration ay sinasabing tinatago raw nila ang The Bloop dahil napakamisteryo ng nilalang na ito. So ayun, yung The Bloop ay medyo hindi ako sang-ayon at hindi ako masyadong naniniwala, no? Kasi kung makikita niyo yung itsura niya, no? Wala siyang parang improper, no? Na pagkaka-describe, kumbaga parang gumawa lang sila ng isang imahe. Pero di ako sigurado kasi malamang karamihan sa mga imahe ay may mga pinagbabasehan. Siguro pinagbasehan nito yung Megalodon, di natin sure, di ko lang sure, no, na ganung kalaki. Pero kung ito man ay nag-e-exist nga at itinatago man, no, wag na nilang ilabas sa kanila na lang. Napakalaking isda to pag niluto mo talaga. Pero delikado yan kung talaga nag-e-exist yan at naparami pa. Siguradong sigurado tayo dyan. Pero para sa akin, it's a fake. Kayo, real ba yun or fake? Pero para sa akin, fake yun. Next tayo. Number 2, Leviathan. Ang Leviathan ay napakalaking nilalang na may sukat na 40 to 50 feet long. Ang nilalang na ito ay nabuhay noong unang panahon at ito raw ay nakatala sa Biblia at ito raw ay nasa ancient religion. Maraming tao ang naniniwalang nabuhay ito. Ito raw ay sumisimbolo sa demonyo at ang Leviathan ay isa sa pinakahalimaw sa karagatan.
So lalong-lalo na yon, yung number 2 na yon, talagang hindi na talaga ako naniniwala, no? Kasi mga picture na lang yon na nakuha na mga cartoons o di kaya parang alam niyo na yung mga in-sketch na lang, no? Talagang para sa akin it's a fake at mukhang dragon pa yon, no? Talagang di ako naniniwala ng unang panahon may ganyan. So siguro dinosaur pwede pa, pero talagang ganyan. Malabong-malabo na siguro kahit sa kilalima ng dagat, parang inihahambing ko na siya sa dragon na tatlong ulo. Napaka-imposible talaga. So next tayo, para sa akin it's a fake. So next tayo. Number 1, Dacosaurus. Ang Dacosaurus ay isa sa pinakadelikadong lamang dagat noong Jurassic period. Unang na-discovery ang Dacosaurus sa German at kahawig ito ng isang crocodile. Pero ito naman ay may buntot na parang sa isda. Lumipas ang maraming taon, ang mga scientist ay nakakuha ng mga buto ng Dacosaurus at napatunayan nila na nabuhay ito noong Jurassic period. Sa ngayon, wala nang species na Dacosaurus. Naubos na sila sa kahabaan ng panahon. So ayan, talagang may mga nagpapatunay talaga katulad niya ng pating panglas na video na nabuhay talaga at napatunayan talaga na mayroon Dacosaurus. Kung mapapansin nyo, medyo magkakatunog yung Dacosaurus, mga dinosaur, yung mga ganun, diba? Tsaka yung mukha niya, mukhang dinosaur, tas yung katawan niya, mukha nga sa alligator, no? Talagang naniniwala ako at para sa akin, it's a true, no? Totoong-totoong nabuhay talaga yan. Pero kayo, ano bang inyong opinion? Kung peke o real? Pero para sa akin, real na nabuhay siya. Kasi may mga nakita na buto. So ayun lang yung ating video for today at kung kayo ay natuwa, please feel free to comment down below. At syempre kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At syempre, hit the notification bell para updated ka sa ating every video. At ayun lamang, maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang. Cool down, swear up, peace. See you on the next video. Bye-bye.